please watch the full video. Pag-usapan natin, kilalanin natin ang ating guest for today na walang iba kundi si DJ and Melai. Hello guys! So ngayon for today's video, meron tayong guest. Ayan, special lang ating episode ngayon dahil ang ating guest ay isang couple vlogger na kilala naman talaga sa pagiging sweet at mga yung mga post sila is talagang mga real talk na in real life as a couple. Ayan. So ang ating guest for today ay walang iba kundi si DJ and Melai. So, hello sa inyo. Ayan. Hello. So, kumusta kayo? Okay lang, mabuting-mabuti. Ayos naman. Habang uminom ng Vampire shot. Talagang ano. Ayan. So, gumamit din ako niyan before. Pero, ano, tinigil ko. Pero feeling ko effective naman talaga siya. Ayan. Pinchang ko eh. Dati, laki eh. Tapos itong damit ko na to, masikip. Pero ngayon, maluwag na eh. Gano'n ka nakatagal ano, gumagamit niyan? Parang ano ba eh, wala pa tayong... 2 weeks? Oh, 2 weeks, pero hindi dire-diretso yung pag-inom. Ah, okay. Depende rin siguro. Okay. So, syempre, simulan natin. Para doon sa mga hindi pa nakakakilala sa inyo, doon tayo sa ano, getting to know stage, okay? Para mas makilala nila kayo. So, para doon sa mga hindi nakakakilala, ayan, based lang din sa aking research and then top fan din ako ng inyong ano, ng page. At medyo, kaya medyo may konting marites na rin ako kahit paano. Ayan. So sa kanilang story, ano, si Mami Melai ay meron ng 3 kids kung hindi ako nagkakamali. Ayan, bago kayo nagkakilala. Tama? Ayan. Yes. So, ang tanong ko ngayon, paano kayo nagkakilala? Si Mami magkukwento. O namin. Kahit ito na. Kasi kayo na in love sa akin. Ay, okay. Ilaw mo nga ako eh. Huwag pala mukha ako. Actually, siya yung nalilaw talaga sa akin. Oo, nakakaalaman na. Okay. Nagkakalala kami, one time, talagang istorya ba talaga? Hindi, kahit basta ano lang. Baka abutin tayo ng siyam-siyam dito. Hindi, yung brief lang, saan kayo nagkakilala. Abutin tayo ng siyam-siyam, pagka talagang istorya talaga yung pang-MMK ka. Ay, ganun. Ayan, yung parang saan kayo nagkakilala or paano, parang ganun. Nagkakilala kami ni Melab sa kainan niya dati, yung tapsiya niya dati. Meron silang dati, meron silang sislingan, tapos siya, nagtitinda siya ng pares doon. Tapos one time, may kasama akong kaibigan na kumain kami doon. Tapos nakita ko siya, naispatang ko siya na parang naano ako, na-attract ako sa kanya. Pero yung utak ko hindi na-attract sa kanya, yung puso ko yung gumana para ma-attract sa kanya. So parang ano, love at first sight? Kasi una eh. Oh, parang ganun. Parang literal. Literal talaga. Yun. Okay. Hindi yung mata, hindi yung utak. Talagang bukod tayo. Parang may connection. Naramdaman mo may connection. Pero ayo, ang ano ko sa kanya, pero sabi ko nga sa kanya, inamin ko naman sa kanya, hindi siya gusto ng utak ko, hindi gusto siya ng puso ko, hindi rin siya gusto ng mata ko, talagang yung puso ko may gusto sa kanya. Sabi ko, hindi kita type, pero type ko ng puso ko, talagang ganun. Naging story namin, tapos... Ngayon, syempre, still pa rin yung ano, araw-araw ko pa rin siya niligawan. Wow! Sana all! Para at least, diba? Syempre, tsaka sa anak nga, pinaparamdam mo sa kanila na wala akong pinipili. Kumbaga, lahat sila pantay-pantay. Buti mo yung anak ko. Kahit may anak na ako, paborito ko pa rin yung buso yung isa. Yung pa rin yung katabi kong matulog. Kesa yung itong anak ko. Makita mo siya, as in, in-approach mo agad siya, sinabi mo gusto siya, or parang lumipas pa ang ilang few weeks. Kasi may mga taong masyadong mabilis makita niya, gusto ko to, kunin ko yung numbers. Ganun ba, or lumipas pa yung ilang araw? Lumipas ang 2 araw siguro. Kasi binalik-balik ko muna siya ng dinandaan ko muna siya, dumandaan ko muna. Kasi nga nakamotor ako nun, tapos minsan nakakotje, dinadandaan ko muna siya. Siyempre, pasikat ng konti para mag-alas. Pero hindi talaga siya na-attract eh. Talagang wala siyang pakailam sa akin. Pero hindi ko na lang sa sarili kung bakit ako bumabalik-balik doon. Kasi nga, kumbaga, yung time na yun, talagang nag-up na ako ng seryosong relasyon na sabi ko gusto ko ng masete. Kasi nga, nung pandemic noon, that time,
Sabi ko, gusto ko na masayete. Kumbaga, gusto ko mag-asawa. Siguro, panahon na para mag-asawa. Kasi nga, syempre, ayoko na ng ano, ayoko na ng papilab-papilab na yan. Ayoko na ng mga ganun eh. Kumbaga, gusto ko na magseryoso talaga. Gusto ko na rin talagang... Ilan taong ka na ba? If you don't mind me asking. Sa ilan taong ka na? Ako? Ano ba ako mila? 27. Ah, 27. 27 na ako. Hindi mo ano kung ilan taong kasi ako kasi, ako ha, ito ha, honestly, ako na pag nagbo-birthday ako, every time nagbo-birthday ako, hindi ko kasi, hindi ko kasi alam, hindi kasi ako nagsiselebrate. Nung nagselebrate ako ng birthday ko, nung, yun, pinag-ano na ako nito. First time niya, ako yung nag-effort. Yung tapos... 25 ba yun? 25, no? Oo, oh, yung 25 years old siya. Kaya tuwing birthday niya, 'di ba? Ako ano, mas matanda ako sa kanya ng isang taon. Kaya tuwing birthday, hindi na mahalata. Oh, akala niya, sabi ko, magto 28 na ako, sabi niya sa akin. 28 na rin ako, sabi ko, baliw, 27 ka pa. Hindi niya tanda. kasi edad na rin niya ako. Hindi kasi ako nag-celebrate talaga ng birthday ko kasi nga wala akong pakialam sa birthday ko, basta dumaan lang August 30. Alam ko na 'yun. Okay, so next question. So, since sinabi mo yon, meron ka bang masasabi na ano yung nagustuhan ko to sa babaeng to? Kasi sabi mo ako. Nagustuhan ko sa kanya, literal, talagang maasikaso talaga. Kumbaga, naramdaman ko sa kanya na pang seryosoan siya, pang ano na siya, porkip na siya, porkip na. Diba? Tapos, ano niya, napaka ano niya, napaka, basta mystery siya eh. Kumbaga, marami siyang pwedeng marami siyang kayang gawin pagdating sa pagmamahal. Wow. Hindi lang pag-aalaga, lalo-lalo na pag-aalaga ng bata, mga anak namin. Tapos mga anak namin, syempre, very ano siya, very protective and supportive sa lahat ng bagay. Wow. Yun ang magustuhan mo sa kanya. Paano mo siya nagigawan? Given na yun na, parang gusto mo na siya, tumaandaan ka na doon sa kanilang ano, so paano mo siya niligawan? Niligawan ko siya, ano eh, Dumando ko nga, chinat ko siya noon. Una, tiyatanong ko sa kanya yung Facebook niya. Kunwari, hindi ko alam. Siyempre, kunwari lang yun. Pero alam ko na. Pero alam ko na yun kasi nga, na-stalk ko na siya sa may friend ko. Kasi nga, yung baby friend ko. Hindi, kwenta mo yung una. Hindi pa yun yung galit. Ginalit niya muna ako. Ah, okay. Nagpapansin siya. Oo, kumain ako. Unang araw yun, ay, 3 days siguro yun, pabalik-balik na ako. Ginalit ko muna siya. Kasi nga, merong nagsiserve sa kanila na isang lumalapit lagi sa akin na babae. Sabi ko, hindi, ayoko ikaw. Gusto ko yun yung isa. Yun yung mag-serve. Tawagin mo nga ako yun. Kibusi pa, okay. Lalo ko yun ako pa na. Panggupit pa yan, oh. Nagpagupit pa ako nung bago ako pumunta sa kanya. Hindi ko talaga pinapansin kasi nga ayoko ng mga ganong itsura. Sabi ko, para fresh. Parang mga ano. Parang mga F-boy. Ganun. Ngayon, sabi ko sa kanya, sabi ko, Miss, tawag ko pa sa kanya ng Miss. Miss, sabi ko, Miss, hindi niya ako pinapansin talaga to. Wala, ini-ignore niya talaga ako. Tapos nung pangalawang araw, pumunta ako sa kanila ulit. Nasundan na kasi nasundan eh, hanggang sa makausap mo ko eh. Pangalawang araw, kumain na naman kami. Unang pangalawang kain namin, ang tagal niya ako pinaghintay. Sa kalating oras, nagluluto siya ng pares, hindi niya ako... Tapos may kausap pa ko sa... Mayroon pa siyang kausap sa telepon. Inantay niya talaga. Inantay ko talaga. Ngayon, parang di alatang naghihintay ako. Nagtawag ako ng mga tropa. Ngayon, lahat ng tropa ko, pinag-delivery ko. Lahat nilibre ko para lang makapaghintay sa kanya. Tapos ako busy ako doon sa kausap ko. Galante pala si DJ. Parang hindi niya mahalatang naghihintay ako sa kanya. Kasi nga talagang hindi niya ako pinapansin totally. Talagang wala ako, sabi niya. Parang isip-isip ko, parang walang pakialam sa akin itong taon to ah. Parang ganun. Ngayon, third day, ayun na, kumain na kami dalawang kaibigan ko. Sabi ko, tol, kain tayo doon sa ano, sa tina-target ko ka ako. Talagang hindi ako pinapansin eh. At kung gagawa ko para ako mapansin nun. Ngayon, kumain kami, nasaktuhan, kumain, sinerve niya ako ng ilaw na kanin. Yung tinawag ko, ganun. Sabi ko, ate ako ng ate, miss, ate. Tapos talaga di ako pinapay, sabi ko, pangit mo. Mag-ayos ka nga, haggard ka na. Ginanong ko siya. Doon niya na ako pinansin, sabi niya, boys ka. Tapos hindi siya nagpakita sa akin, tapos nakita ko siya sa ano, nasalamin, nagme-makeup ako.
Na-confused. Sinabihan ko siya ng pangit. Eh di ngayon, na-attraction na, kumbaga na, napansin niya ako na ganun akong magsalita sa kanya. Ngayon, nagpaganda. Eh di lalo ako na-inlove kasi nagpaganda eh. Tapos sabi ko, ano, pangit-pangit ko pala, ganaganong-ganong ko pa siya. Tapos yun, pinansin niya na ako noon. Tapos, ganun na. Pinansin ko siya kasi nainis ako sa kanya. Nayabangan ako. Ngayon, kada ano niya, kada punta niya, kilala ko na siya mayabang. Mm-hmm. Tapos, pinagtitripan ko na rin siya. Kasi nga nagpuisit ako eh. Pinagsabihan niya ako ng pangit ko daw eh. Tapos hanggang sa mga ako ng... Chinachat ko yan ah. Ito ah. Nakuha mo na yung Facebook. Ano na yung Facebook ko. Kasi nga nag-aasaran na kami. Chinat ko siya ng morning. Alam mo kung ano oras nag-reply. 12 midnight. Napaka-famous, di ba? Famous. Chat ako ng chat. Walang yung, reply. Sin lang. Yung niya yung chat niya. Good morning. Kain ka na. Ano? Ano yung magpapalipas ang gutom. Tapos pagdating ng lunch. Hello, lunch time na. Wala talaga reply. Ano? Walang reply, sin lang talaga. Kasi 12 midnight. Kasi nga nainis ako dyan. 12 midnight nag-reply. Sabi niya, okay, tulog na ako, bye-bye. Diba? Ang galing. Ayos din. Talagang ano, nagpakipot ka. Kumbaga, may ano talaga. Hindi, wala talaga idea na gano'n. Ah, okay. Kasi nga, ang alam ko nga, pangit na pangit siya sa akin. Tapos gano'n. Nangaasar lang parang gano'n. Daming message. Tapos ang huling sabi niya, nag-chat ulit siya ng gabi. Sabi niya, naka-uwi ka na ba? Sabi niya, ingat ka sa pag-uwi mo. Tapos nag-thank you ako. Thank you. Sige, pahinga na ako. Sabi niya, grabe ka naman. Ngayon ka na nga lang nag-reply. Pupapay niya ka na agad. Okay. Yun sabi niya. Tapos sige, pinigyan ko na siya ng time na yun. Ayun, nag-chat na kami. Wala, nakakatawa pa doon. Diba, nag-chat kami. Tapos sabi niya sa akin, grabe, ang famous mo. Hirap mo naman kausapin. Ginaganan-ganan niya ako. Tapos sabi niya sa akin, may sasabihin ako sa'yo. Sabi ko, ano yun? Sabi niya, ano, secret lang natin to. Sabi ko, ano yun? Ito pa nga malupit. Ang sabi niya, pwede mong maging tayo kahit secret lang. Sabi ko, secret lang? Sabi ko, kahit cool. Sabi niya, kasi noong nakaraan pa kita gusto kausapin eh, minamadali na daw niya ngayon kasi baka hindi lang ako mag-reply. Minamadali na ako kasi nga baka matagal, baka after 1 week na naman mag-reply. Kaya minamadali na. Hindi na ako nag-reply noon. Ay, hindi na ako nag-reply. Hindi ako na, syempre hindi ako nag-agree kami agad. Oo, agad, hindi mo kilala. Marami pang nangyari ah. I mean, madami pa kami bago bonding talaga na nangyari. Kasi nga rider siya eh. So, naisama niya pa ako sa mga rides niya hanggang sa yun na in love ako sa kanya. Pero nung ano, syempre magkakilala na kayo, nalaman niya na may kids ka na. So, sa part ni DJ, kasi may mga tao na parang pag nalaman na may kids na, yung gusto, parang ganun, or kung sa babae, sa may anak na yung lalaki, parang ganun. So, parang minsan nagkakaroon ng off. So, sa part mo, DJ, nagkaroon ka ba ng off thing, ganun? Nung time mo, oo, parang na-off ka ba? Siyempre, nung una, hindi mo alam eh. Siyempre, nakita mo lang. Actually, nung una, uno pa lang alam ko na. Ah, inisto ko na kasi. Kasi nga, pala, oh. Na Facebook, over photo yung mga anak niya. Ah, so, alam mo na. Bago pala tumambay doon. Tinignan ko kung ilan yung anak niya. Sabi ko, tatlo. Okay lang ako yan. Sabi ko, hindi naman. Sabi ko, hindi ko. Sabi ko nga sa, mayroon pa nga nagtututol sa akin na pare, huwag mo nang pasukin mo ito. Mahirap. Negasyon yan. Sabi ko, hindi. Kumbaga, sabi ko, parang hindi ko masisisi yung nararamdaman ko. Hindi naman siya gusto ng utak ko eh. Hindi naman siya na gusto ng mata ko. Sabi ko naman sa'yo, pare, yung nararamdaman ko, yung puso ko, yung may gusto sa kanya, hindi ako. Kumbaga ako, syempre, alam mo naman ang puso kapag pag ano yan, pag gumapang na papuntang utak yan, wala nang laban ng utak. Paninindigan ko itong taon to kung sakaling ano kami, maging kami, yun nga, sabi ko. Lahat ng anak na ito, paninindigan ko, lahat, mamahalin ko. Kung hindi lang siya, kumbaga pati yung mga anak niya rin, mahalin ko rin, kasi nga, hindi lang naman pwede yung isa lang mamahalin mo, di ba? Siyempre dapat lahat. Baga, kung nagmahal ka ng single mom, kung may anak yan, package deal na yan. Totoo. May asawa't na. Okay, yeah. Buo ka na agad pang hindi. True. Baga, mahuhubog ka na agad. Baga, pag nagmahal ka nga ng single mom, mulat ka na agad sa katotohanan once na maging partner mo. Dapat prepared ka talaga kapag ka pinasok mo yung relasyon. Mm-hmm.
kailangan talaga prefer, hindi pwedeng ano, hindi pwedeng hindi. Kumbaga, hindi ka pwedeng parang buhay binata na ano. Siyempre, umamahal ka ng ganun, hindi lang, hindi naman kasi yung iba kasi ang pangit ng image ng single mom, eh, 'di ba? Yung ibang tao, parang ang pangit ng image nila, parang para usan lang. Ganun kasi iba eh. Yung mentality ba? Oo, ang pangit ng mentality ng ibang tao. Kumbaga, ayan, sige, expert na yan, sa ganyan, ganyan, diba? Yeah. Kumbaga, ngayon sa iba, pinarating ko sa lahat, hindi lahat ng tao na, ano, hindi lahat ng tao judgmental, kumbaga, meron din ako na, syempre, meron din na taong ganito, na katulad ko na, syempre, kailangan mabago din yung image. Kasi nga, alam mo naman, nung mga nakaraan, diba, mga nakaraang taon, social media, naging issue yung single mom na yan. Ang ganon. Oo, ang dami yung pumangit. Pumangit ang image ng ano, kumbaga, parang nilagay nila kasi yung, ng issue eh. Oo, yung mga ibang lalaki na iniisip nila, hindi madali. Kumbaga, natatapos sa single mom, hindi totoo, sa una lang magaling, sa una ka lang tanggap, parang gano'n. Iba nga naging content pa nga ng siguro, ibang siguro, dahil nga nagka-trauma yung mga ibang babae na single mom. Pero hindi naman aksidente yung relasyon namin eh. Kumbaga, talagang plano rin ni Lord yung relasyon namin na meron kami ngayon. Kaya naman ni Mami Melai, nung sinagot mo si Daddy DJ, nagkaroon ka ba ng parang takot? Kasi syempre, yung past relationship mo hindi nag-work, so tapos may kids ka. So parang meron ka bang takot? Meron ka bang duda na baka mamaya yung intention na ito sa akin? Yung mga ganon. Kasi ano, alam ko yung feeling ng single mom. So parang, yun nga, sabi ni kanina ni Daddy DJ is package deal. So parang sa part mo, kailangan mahalin din nito yung anak ko. Parang hindi lang ako. Kasi mayroong mga ganun eh, na parang ako lang. Pero yung anak, hindi tanggap. So, in your part, nagkaroon ka ba ng takot o duda sa intention ni Daddy DJ? Ako naman, nung time kasi na, di ba, naging kami ni DJ. So, yung father nung last na naging anak ko, parang, ano ko eh, nagtatalo pa kami nun eh. Tapos, parang, alam mo yung ano, yung parang ako yung sinisisi ng partner ko kung bakit kami nag-iwalay. Dahil na yung ugali ko rin daw, hindi ko rin daw matanggap, ganun. Kumbaga, ano, may time na parang umahabol kasi kung talagang wala na, hindi naman na, ano, di ba? Dapat hindi na apektado, hindi na. Oo, wala nang pakialam yun kung talagang ayaw na sa'yo ng tao, di ba? Ngayon, siya sa akin, kumbaga yung akin talaga sugal na rin. Sugal na rin. Nag-risk ka. Sugal din ako. Kasi yung, ano yung, hindi lang ako yung makikisama sa kanya, kundi yung mga anak ko, diba? Kumbaga, syempre, kapag kung sino yung lalaking pinili ko, yun na rin yung, yun lalaking makakasama ng mga anak ko. Diba? Syempre, inisip ko din yun. So, sinabi ko sa kanya na, kaya mo ba? Kaya, tatlo kami. Ay, apat kami. Syempre, bali apat. Kasi nga tatlo yung kaya mo ba kami? Sabi niya, huwag mo akong anuhan kasi nga unang-una pa lang bago kita pinuntahan sa tindahan, alam ko na. Alam na daw niya. That's a good thing. Talaga nag-stalk na siya, nag-background check na siya sa'yo. Oo, in-stalk niya na ako. Alam na daw niya. Kumbaga, kahit ba sabihin mo na first time instant daddy nga kung tawagin dito. Kahit sabihin mo na first time, nangako siya sa akin na lahat gagawin niya, kakayanin niya para sa amin. Siyempre, ako mahal na mahal niya ako. Siyempre, pag mahal niya ako, dapat mahal na rin niya yung mga anak ko, di ba? Ngayon, ang nangyari nun, may time na talagang umiyak siya. Kasi ano eh, parang nag-iisip ako na totoo ba to, tama ba to, makisama ako sa kanya. Parang ando na tayo sa part na nagmamakaawa siya sa akin na pagbigyan ko siya ng chance. Bigyan mo ako ng chance, tignan mo yung effort na gagawin ko, lahat ibibigay ko. Mamahalin ko kayo, hindi ka magsasawa. Promise, wala ako sa akin. Question, nakikita namin na as a couple vlogger, talagang lagi kayong sweet, para bang hindi kayo nag-aaway. So in real life, gano'n kayo kadalas mag-aaway? Kasi imposible hindi kayo nag-aaway. So in real life, gano'n kayo kadalas mag-aaway? Hindi, ang pag-aaway naman namin, matagal. Matagal? Kasi matagal, siguro sa loob ng isang, merong isang buwan na hindi kami nag-aaway. As in, kasi
maraming pagtatalo, oh, pero nagagawa na agad ang paraan. Mga pwede. Isa niya, namimiss ko makipag-away. Kasi, ano, away tayo. Bago talaga yung ano. Totoo yan, nangyayari yan. Pagpatagal na, ano, biglang parang aaway mo na lang for, ano lang. Oo, kumbaga, parang na isang araw, kumbaga, puro na lang kami, ano, puro na lang kami ganito, puro na lang kami sweet. Kumbaga, naano ako, kumbaga, namimiss ko yung ano, yung magalit siya. Inaway ko siya nung isang araw. Ginalit ko siya, tinrigger ko siya. Pero syempre, noon, lang yun. Kumbaga, yung parang ano-ano lang pang-aasal. Ayoko na kami, masyadong, mahirap kasi yung masyadong ka makakampante sa tao, di ba? Unang-una, kailangan mo talaga ng, kumbaga, kailangan mo ng wake-up call, kumbaga. Siyempre, alam mo naman, kapag sa relasyon, pag masyado na kayong kumakampante sa isa't isa, kailangan nyo ng kalampag. Kumbaga, yung kalampag na pag-aaway, yun, doon lahat ng pagkakamali nyo ng mga nakaraan, marirealize nyo. Kumbaga, i-open up nyo lang din. Kumbaga, magkakaroon na kayo ng open forum sa isa't isa. Yun lang. Kasi yun lang yung paraan eh, para, kasi mahirap naman yung mag-open forum kayo nang wala kayong problema. Tapos bigla mag-aaway kayo. Eh, mabigat yun. Di ba? Pag nag-aaway, at least pag nag-aaway kayo, tapos nag-open forum kayo, kumakalma na kayo. Paano naman yun? Yung ano na yun, ibang level na ano na yun. Tapos yung talagang part na away namin na hindi na mapapansinan, siguro ano yun, after 3 months, ganun. Basta sa loob ng isang taon, dalawang beses, ganun. Yung talagang... Kaya namin oh, pero, talaga pag-away kasi talagang smooth yung ano. Actually, minsan nga, pinag-away kami ng mga kaibigan namin. Uy, mag-away. Sunto, man. So, ginagano kami. pag natatalo kami sa salita, pero wala. Wala. Kumbaga alam namin eh, kasi kabisado niya na yung ugali ko. Kabisado ko na yung ugali ni Milabs, di ba? Kaya, kumbaga lahat ng technique namin na about sa pag-aaway. Hindi namin kasi namin pinapatagal yan eh. Kumbaga, mas mabigat sa pagramdam na lumipas ang away ng isang araw, ng isang gabi. Diba? Ang bigat sa pakiramdam nun sa totoo lang kasi nga doon, naiiwan, kumbaga, tumatanim yung sama ng loob mo. Pero may good thing naman din na ganun kasi nga, kumbaga, may aral din, kumbaga, meron din kailangan realization. Kailangan may natututunan din tayo sa relasyon. Hindi pwede yung, kasi sa social media, masaya kami. Talagang, totoo talaga naman, in real life talagang masaya kami. Kasi, ini-enjoy namin eh. Unang-una, meron kaming nakikitang tao na sumasaya sa amin sa ginagawa namin. Kaya yung ganung nakikita ng mga followers namin sa Facebook o sa social media platform na meron kami, is totoo yun. Kumbaga yun, sinusundan namin at sila din ang dahilan kung bakit kami ganun. Continuous yung ginagawa namin na ganun na love, walang away, walang war. Kasi nga, kami yung... kami yung influencer na magbibigay inspirasyon sa tao. Dapat di kami nag-aaway. Dapat hindi yung puro nasa pagkamera lang. Sweet kami. Pero siguro naman pag nakita mo kami sa labas, actually meron nga kami, may mga followers kami na nasa labas kami, pinipicturean kami, stolen, hindi namin na, tapos na-sweet-sweet namin. Tapos may-sweet na lang sa amin na, uy, Mami Melai, Daddy DJ, sana all na lang. Sweet-sweet din naman talaga. Eh, syempre, hindi naman sa camera. Sa camera lang kami sweet. Hindi, talagang sa totoong buhay talaga. Ultimo yung mga kaibigan namin dito. Uy, may tama na yun. Lalanggamin na kayo dyan. Talaga? Parang gano'n. Lagi kami sinasabihin. At tapos, yung iba, syempre sinasabi nila. Sinasabi pa kami, OA kami. Di ba ng mga kaibigan namin, OA daw ano kami. Kanya-kanyang ano yan. Okay. Pero yung iba, naman, sinasabi nila, ano na, yun nga, katulad sinabi niya, sa camera lang daw, sa una lang daw, gano'n. Pagka tumagal daw, di ba dami nga namin basher na ano na. Sinasabi nila na ano na. Eh, kaya pala sweet din kasi nga ano, 3 years pa lang sila. Ay, 2 years, 3 years. Ay, bago pa lang yan, sabi. E di, ang sinasabi ko na sa sarili ko. Siyempre, ang ano nga, galing ako sa toxic relationship eh. Di ba? So, alam ko na yung gagawin ko as a partner ha. Tapos pinapaliwanag ko rin ka kanya yung mga ganong ano. Ganong senaryo, sabi niya sa akin, ayaw niya nga daw matulad sa mga dating naging partner ko, yung relasyon namin. Kaya hanggat maaari talaga, iniintindi namin ang isa't isa. Kung may konting problema pinag-uusapan namin,
yung namin pinapag-alaman. Oo. At syempre, ang pinakamahalaga sa amin, yung attention. Tsaka yung oras namin sa isa't isa. Yun ang pinakamahalaga kasi, di ba, once na wala na kayong pakialamanan, doon na nagiging toxic eh.